Pero bago ka nag-showbiz, sumali ka sa Ginoong Pilipinas. Ginoong Pilipinas. And you represented Pampanga. Pampanga. Oo. Paano ka naman na-recruit para mag-join sa Binibida? Yung dita, Ginoong Pilipinas. Yung dita, after nun, nung si Junoy nga, medyo umayag na ako mag-pictorial, pumunta kami dun sa parang venue. Hindi ko alam kung anong venue. Yung pala yung Ginoong Pilipinas National. So, lahat ng mga iba't ibang lugar ng buong Pilipinas nandun. Hindi ko naman alam. So, sumalang ako sa pictorial. Tapos, sinabi nila Dr. De La Merced na wala raw Ginoong Pampanga. Nalaman nila na kapampangan ako, taga-pampanga ako. So, ako yung nag-represent sa Pampanga. So, pinalado ko ng dalawang... This was in 1998. Okay. Tapos, pinalado naman ako, tita, na naging ano ko, best Mr. Photogenic, best in swimwear. Pero hindi ako pinalad. Hindi ako natawag sa semi-finalist. Hindi ako nanalo. Pero mas nadaig mo. Nadaig sila lahat. Nadaig mo sila lahat dahil ikaw ang nag-showbiz, di ba? Oo. Okay. Ang natatandaan ko sa iyo, Allen, kasi before, nagpa-sexy ka eh. That's how you started. Yeah. Kaya yung Kuracha, it was a sexy drama movie, di ba? Rosana Roses. Oo, di ba? So, pero Chito Ronyo yung director mo. At saka isa yun sa mga magagandang pelikulang ginawa ni Rosana Roses, di ba? Oo. Regal Films. So, kinontratang ka ba ng Regal during that time? Hindi, tita. Kasi parang nangyari nun, parang per day lang kami. Kasi si Tito Junoy ang kausap nila, siyempre as a talent lang ako. After nun, gumawa pa rin ako ng mga, noong time na yun, nag-uso yung pito-pito eh. Oo. So, nagpito-pito na yung Regal. Kasi alam mo, Allen, during that time kasi bagsak ang industriya. 1997 ang magsimulang bumagsak ang industriya na hindi pa naman actually kung tutusin nakakabangon hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Diba? Ilan na lang producers ang natitira. But in your case, hindi ka nawawala ng proyekto. Yun yung nakakatuwa, diba? Dita. Parang hanggang ngayon, nakawala pa rin ng pelikula. Oo. May mga mainstream, may mga indie film.